Hello guys, mga kaprende, welcome back. Welcome back again to our YouTube channel. May gagawin ako ngayon, no? Panibagong i-upload natin video tungkol naman sa DVD Hyundai player. Ito yung model niya. Tapos ito yung harap. Problema nito, ayaw magbasa. Sabi nung may-ari, minsan daw matagal magbasa, parang namimili na ng bala. So ngayon, tatry natin. Tapos ano muna, testing muna natin. Yan, power muna natin. Ayan siya, notice, oh, hindi siya nagbabasa. So ngayon, buksan ko, bubuksan ko muna. I-off muna natin. Ito yung laman guys. Yan yung laman. Power supply, mainboard, saka yung sa 3. Sa DVD 3 nya. Para sa bala, loading 3. Tapos yung isang board dito para sa mic. Ayan lang ang laman niya. So ngayon titingnan natin. Lumiikot yung ano. Kwento kasi nung may-ari, natanggal niya raw yung cap ng spindle motor. So nung binalik niya, ganyan. Pero, kaya natanggal yan kasi nga, sinubukan niya sa ibang bala, hirap na talaga magbasa. So sabi ko, papalitan natin ng lens. Yung notice talaga siya, ano, notice. Notice siya. Ito guys, marami nakaka-encounter nito. Itong cup, madalas natatanggal to eh. Ito nagiging dahilan ng misan. Hirap magbasa. Gawa nga nang siya, nawala na sa tamang position niya. Kagaya nito, natanggal. Tapos binalik ng may-ari. Ngayon, mahirapan na kayo mag-adjust dito. Kung kaya nyo magpalit, palitan nyo na lang. Ayan, nilagyan niya pala ng plastic, oh. Para sumikip siguro. Kasi in-experimento to na may-ari. Ayan guys, oh, nilagyan niya ng plastic, oh. Ayan, oh. So, titingnan mo yung lens niya, malinis, eh, oh. Ngayon, kung ano, may tornillo yan sa ilalim. Pag natanggal yung cap, palitan nyo na lang. Ayan, may tornillo siya. Tapos, may dalawang hinang sa ilalim niya. Saka palitan nyo na ng buo, kasi pag ito lang, itong cap ng spindle motor, mahirapan na kayo, hindi nyo na may babalik sa dati kasi wala naman bibihiran na gumagamit ng oscilloscope para makuha niya yung tamang frequency ng motor. Kaya ang pinakadabis na remedy rito, palitan ng bagong motor. Itong sa ano, spindle motor. Ayan lang guys, magpapalit kayo ng motor. Ito yung may ano rito. Ayan o, may dalawang hinang rito, tatanggalin nyo. Negative, positive. Pinakalagay naman indicator dito na naka-indicate naman dito kung alin ang positive, alin ang negative. Bali, ganun na lang, papalitan yung dalawang to. Tapos yung ano naman, number ng lens naman, nandito naka-indicate sa ilalim nito ano. Ayan o. Ayan yung number ng lens. HD, 870. So hanggang gagawin ko ngayon ganyan nito guys. Tuturo kong paano ng tamang pagpalit ng lens. Hindi muna tinatanggal to. Baka mamaya factory defect yung naibigay na lens. Para hindi na kayo mapagod. Ngayon pag okay na yung lens na nabili nyo, alam nyo na gumagana na. Saka nyo na lang tatanggalin yung tornillo rito. Saka ito ilalabas nyo na lang yung rubber dito. Bali dalawang tornillo ipapakita natin. Kasi papalitan ko siya ng lens. Ito yung binili kong lens. Yan. Papalit ako ng lens ngayon.
Yan, so papalit tayo ng lens. Yan, ito yung lens na ipapalit sa kanya. Ayan yung number. Hindi makita yung number eh. Basta HD yan, 870. Ayan, ang gagawin ko, yung socket dito, yan may socket siya. Yun lang ilalagay ko muna. Hindi ko muna ilalagay ito sa loading tray niya. Sa open close tray, tawagin loading tray, hindi ko muna ito ilalagay. Titesting ko man itong okay. Pero bago yun, may ano to, may jumper pa rito na kailangan yung tanggalin. Ayun, no? Ayun, may jumper yan, yan. Kailangan nyo tanggalin yan. Pag di nyo tinanggal yan, hindi magbabasa. Hindi magbabasa yung lens, hindi ilaw. Kailangan matanggal yung jumper wire na yan. So, tatanggalin muna natin yung jumper wire. Yan na guys, natanggal na natin yung yan na. Yan, kailangan tanggalin mo yung jumper na nakakabit yan. Kasi pag bagong bili, talagang meron yan. May nakakabit, may nakalagay na yan. Jumper o dyan. Yung hinang na pinagsama-sama yung mga ano, para sakaling mamawakan, hindi siya magkakaroon ng defect sa lens. So, natanggal na natin. Ayun, natanggal na. Ngayon, yung ikakabit ko, yung socket lang dito, isa lang muna. Ganito. Tapos ito, kukunin muna natin to, gagamitin natin to para itakip doon sa spindle motor. Kasi kung wala to, iikot ang ikot ang bala, hindi makokontrol. Titwist lang naman yun, titwist mo lang, tapos nakamailaan pa ganyan. Ayan. Gagamitin muna natin to. Ayan. Tinitwist lang yan. Ayan. Gagamitin muna natin to para pantakip. So guys, balik tayo. Eh, re-review lang natin. Kasi yung unang ina natin kanina, medyo nagka-problema. Kasi magpapalit nga tayo ng lens. Ang nangyari, para lang siyang yung lens natin, nag-mistulang placer. Umiilaw lang siya ng ganun, kumukurap-kurap. Yung pala, naging problema, ribbon, di ko napansin na ang ribbon pala niya, baliktaran. Kailangan guys, pag magagawa kayo, yung ribbon, chichik nyo. Kasi itong ribbon pinalit ko, diretso siya, ano. Pansin nyo to, ano, diretso. Sa kanya pala, baliktaran, kasi baliktaran, yung sa kabila, pagdating dito sa kabilang dulo, nakaganyan siya. Yan ang tinatawag na baliktaran. Ito, diretso to. Ito na ikap, ito kaya palang ilaw ng lens niya ay sana lang para nag-mistulang LED flasher. Yung palang ang ribbon niya ganito kasi busal-sal na yung ribbon niya kaya nagpalit ako. Hindi ko naman na check maigi na yung pala paliktaran pala yung ribbon ng Hyundai kasi matagal na rin tayong wala ng pandemic, din na tayo naka-encounter uli ngayon na lang. Ito na ngayon guys, pagdating naman dito ito siguraduhin nyo na nakataas to. Ngayon itong ano na to, yung loading tray na to, hindi muna natin siya pakikalaman, ito muna para kung sakali man may defect, hindi na natin kailangan pang tanggalin uli. So subukan na lang natin, ito lang. Ang gagawin lang natin, una-una, pag bagong bili, kagaya na sinabi ko kanina, may jumper wire dito yan, and tinanggal na. Tapos yung isang cable dito na galing sa loading tray, tatanggal natin, lilipat natin dito. Ayan siya oh. Yan, yung isa dito. Tapos yung isa ritong cable, huwag nyo nang tatanggalin yan kasi ang ano kasi nito, yan. Yan, ito lang ang tatanggalin natin, yung sa lens, yan. Ito lang ang tatanggalin. Tapos ito, huwag nyo tatanggalin to. Kailangan kung magtitesting kayo nito, magtitesting kayo nito, kailangan, ito, nakataas to mechanical. Kailangan ito itataas nyo. Meron yan dito, ano, ito, toto, yung, ayan, oh. Kakalawitin nyo na lang siya ng ganun. Okay, pag nilabas nyo ng ganun, ipasok nyo na lang maigi. Kailangan ito guys, nakataas to. Itong lens na to nakataas. Ito to, kakalawitin nyo na lang to. Ano, kakalawitin nyo para tumaas ganyan. Yan. Kailangan nakataas to. Ganyan ang forma nyo, ayan o, kailangan nakataas. Kasi pag nakababa ng bagyo to, hindi ilaw yung lens natin eh. Hindi ilaw. Kailangan yung mechanical ito kasi may tinatawag nga na startup sequence to.
pag medyo nakababa ng bagya itong ano na to, hindi iilaw, magkakaproblema sa pagbasa. Kailangan siguraduhin natin nakasa. Tapos itong isa na to ilalagay natin dito sa ano. Bababa muna natin itong isa. Ibababa muna natin ito, ilalagay natin sa tamang posisyon yan. Tapos ito, itong lang isang wire ang ilalagay natin dito. Tapos ribbon. Yan. Kaya magiging forma niya. Tapos kailangan natin ng cup. Lalagay natin dito. Yan, lalagay natin dito para hindi dumulas yung bala natin. Kasi pag wala yan, hindi maipit yung bala niya, iikot ng iikot, di makukontrol. Ngayon, papower on na natin yung player natin. Ayan guys, nagbasa na. Yun lang guys, kasi wala tayong remote. Hirap na pindutin yung mga pindutan eh, no? Hirap lang pindutin kasi nasa may-ari yung remote. Sabihin, okay na siya ngayon. Saka lang natin to iaayos doon sa loading tray niya, ikakabit ngayon. Ganyan lang pag-testing kung ano buo yung binibili mong lens na may kasama ng mechanical o sira. Kasi para hindi ka na mapagod, titestingin mo muna na ganyan ang forma niya, ganyan o. Ito lang naman kailangan mo, isang cable wire lang. Ito. Tapos yung isa, nandun sa pinaka open close ng tray. Ngayon, iano ko muna. Papatayin ko, ilalagay ko muna, iayos ko lang. Tapos ito guys, ibabalik na natin to dito. Kasi tapos na natin siyang gamitin. Titwist nyo lang ganyan. Ito makapapansin nyo, no? Titwist nyo lang siyang ganyan. Yan. Tapos nakamugutin. Ano yun na huwag mawawala to? Kasi ito, may magnet sa ilalim yan eh. Tapos saka nyo gaganyan siya. Yan. Tapos saka mo ibabalik itong cup. Yan. Titwist mo lang din siya. Yan. Yan na siya, oh. Ngayon, ikakabit na natin dito. Kasi ito guys, itong mga rubber na ito, ililipat mo na lang dito. Kailangan, gayahin mo na lang papano. Bawa ito. Yan, ito yung luma. Gagayahin mo na lang. Lilipat lang natin dito sa bagong billing lens. Ganyan lang yan. Kasi pag bibili ka, walang rubber na kasama. Tapos itong dalawa pa. Yan. Ayan na siya. Tapos ikakabit na natin ngayon. Yan na guys, nagkabit na. Tapos ang pinakauli, itong wire na ginamit natin kanina, ikakabit natin ngayon. Tapos yung ribbon na. Yeah, guys.
Baliktad pa pala yung kabit natin. Nalagay sa iba pa. Baliktarin lang natin. Ito guys, nakikabit na natin siya. Ayan na. Ayan, nakikabit na natin. Tapos tingin na natin. Power on. Tapos, labas yung bala. Problema yung mga pindutan nito eh. Tagal na kasi itong DVD na to. Ayan o. Minsan ayaw na gumana yung mga ano niya, pindutan. Loading tray siya. Ay, naglo-loading siya. Ayan na guys, ang problema, di tayo makapag-select ng song kasi nga hirap pindutin yung mga ano niya, button niya nasa may-ari yung remote. Ngayon, titestingin natin sa kasi mahilig manood ng pelikula yung may-ari, titestingin natin sa ibang bala. Ayan guys, binasa agad oh. Yun lang guys, ganun lang kasimple. Sana may natutunan ulit tayo sa palabas na video natin na to. Sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat sa inyo sa mga tiwalang binigay nyo.